Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Paiigtingin ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang kampanya nito laban sa mga sundalong ginagamit ng criminal groups. Kasunod na rin ito ng pagkakaaresto sa mga dating sundalong sangkot sa brutal na pagpatay kay Governor Roel De Gamo. Sinabi ni AFP spokesman Colonel Medel Aguilar sa GMA News na mahigpit ang kautosan ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. na palakasin ang counterintelligence operations upang mabantayan ang kanilang mga tauhan. Partikular na babantayan ng pamunuan ng sandatahang lakas ang mga miyembro nilang nag-awol na si Bak at may kinakaharap na kaso. Inaprubahan na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang 6 na trilyong pisong halaga ng proyekto sa ilalim ng Infrastructure Flagship Projects. Sa press briefing, sinabi ni National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Arsenio Balisacan na bubuuin ito ng 194 projects kasama ang 71 projects mula sa dating administrasyon. Kasama sa proyekto ang rehabilitasyon ng Ninoy Aquino International Airport, ang Mega Manila Subway Project, North-South Commuter Railway. Ayon pa kay Balisacan, higit sa 90 proyekto ang sinisimulan na at nasa 40 ang isinasailalim sa feasibility studies. Matapos ang higit isang buwang paghahanap, natagpuan na ang bumagsak na Cessna plane sa lalawigan ng Isabela. Kinumpirma ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office na nakita ang Cessna 206 sa bahagi ng Divilacan at Makonakon sa naturang lalawigan. January 24, nang maiulat na nawawala ang eroplano, lula ng 6 na katao mula sa Kawayan Airport at patungo sana sa bayan ng Makonakon. Ipinagbabawal ng 2 syudad sa Cebu at probinsya ng Bohol ang pagpasok ng baboy at pork products mula sa 5 lugar sa lalawigan ng Cebu. Ito'y matapos ma-detect ang African Swine Fever o ASF sa Karkar City, Cebu. Sa inilabas na kautusan, ipinatupad ng Lapu-Lapu at Mandaue City ang ban mula sa Karkar City at mula sa mga bayan ng San Fernando, Sibonga, Barili at Aloginsan. Naglabas ng kaparehong kautusan si Bohol Governor Erico Aumentado at isinama maging ang swine feeds at frozen semen mula sa lalawigan ng Cebu. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongco, nag-uulat. At inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.